Nasabi sa akin na kapag weekend daw ay walang work at walang visiting hours ang hospital. Kaya niyaya ako ng kasamahan namin na iikot ako sa Korea. Para naman daw ay ma-enjoy ko yung time ko habang dito ako dahil sayang daw yung opportunity na hindi ko makita yung lugar ng Korea. Oo. Ano? 9:17 ng umaga. Habang lamig. Korea, Incheon, 7 Celsius ngayon. Pwede ko na sila magbukas, magbukas yung mga shop dito. Kasi magbukas sila ng 10, bibili ako ng jacket, tsaka ng gloves kasi sakit sa kamay ng lamig. Doon. Naalala ko, pwede ka sanay sa lamig kung sakit sa kamay. So parang natinanong ko sila kung bukas na. Apparently hindi pa. 10:30 pa pala sila and magta-10 pa lang. Masyado akong excited. 9:41 pa lang or more likely dito 9. Oo, oh, tama nga lang. 9:41. Magandang 9:45 pa lang. Yan, bukas natin na 10:30. Yan, masyado ato maagang gumising tsaka parang lumabas. Kasi pansin ko rin, nagpapasokan pa rin din yung mga ano, yung mga tao. So parang napansin ko dito, nagulat ako na yung bawat lugar or malagi itong lugar na itong Korea is I think ang call time nila ipasok nila is 10 ng umaga depende yata so parang yun natin yung pinakakaramihan ng pasok 10 at yung bihira sa kanina yung umaga talaga sa atin sa Pilipinas so yeah so ngayon papahinga lang muna ako ang hirap na walang gloves lalo na ako yung dosa na yung sakit sa kamay tsaka nag-stiff na yung kamay kung hirap nang gumalaw and ang jacket na maayos yung parang may heating ano yung parang may bilog na ganun or may mabang bilog. So yan, balitaan na lang kayo. So yung lamig dito, alam mo, nakakatuwa siya. Dahil ibang kasi yung environment, pati yung temperatura, iba. Parang may problema lang dito. Masaya na siya, pero masaya lang for a few minutes. Pag tumagal na, mapapaisip ka na bakit ka nandito, anong ginagawa mo dito, namigin ako. Kaya dahil mong naisip eh, dahil yun nga, iba kang klase ngayon lamig dito. Kumbaga talagang, hindi siya basta lamig. Lamig siya na talagang, alam mo yung, parang sasaktan ka talaga ng lamig. Parang ganun yung dating niya. So yeah, hopefully yung paglabas ko mamaya is makabili na ako ng gloves. Kasi kung hindi mo, then, I might die. Okay, mamamatay na itong mga daliri ko. Mamaya mag frostbite siya ito bigla. Dacharot lang, masyado akong okay. Pero nga, I think winter is around the corner. Ganun ang mangyayari. But by next week kasi ngayon kasi it's Saturday, November 5 I guess. Yes, November 5, Friday. And possible na next week, which is around Tuesday daw ang operation. And nagulat kami na, wow, ang bilis. But, we'll see. And hoping ako na makarecover kagad yung father ko as early as possible. Ganun. So yeah, yun lang muna update for now. Hintay ko lang na mag-10. More likely mag-10:30 para bukas na lahat yung lugar. Okay, update. Pinapunta ko sa hospital ngayon doon magkita-kita na kami. So yeah, mag-ready na ako and tara na, tara! Hindi ko masyado mapapakita yung papa ko dito dahil merong restriction ng hospital at kailangan namin sundin to. Kaya possible na ay hindi niyo makita muna yung lugar o kaya si daddy ng mga sa mga ibang part ng video na ito. 2, 4, 6, 8, then press reopen. Pati yung convenient tinuro sa akin para mabuksan. Ngayon ay pinag-uusapan lang namin ay kung paano namin ina-assist ni ate at ako si dad noon kapag siya ay nagma-magic. Kung hindi niyo pala alam, si dad pala ay isang magikero at siya ay nagpo-perform noon sa mga school, gathering at marami pang iba. Kaso dahil nga sa problema niya sa likod ay nahihirapan na niyang gawin yung gusto niya kaya sana pagkatapos itong operation ay magawa niya ulit yung mga ito. Tinuruan ako ng attendant namin kung paano gamitin yung taxi app and yung train app ng Korea. Dahil ito yung gagamitin ko para makaikot sa Korea. Na lagi nila sinasabi sa akin ay wag lang daw ako sa Incheon, dapat ay umikot din daw ako sa ibang lugar katulad ng Seoul at marami pang iba. Matapos yun ay pumunta kami sa bilihan ng ospital upang kumuha ng pagkain ni dad. Dahil in the next couple of days ay hindi na siya pwedeng kumain dahil ooperahan na siya. Bumili lang siya ng tinapay bilang baon niya at habang naghihintay. But this area is really old.
Anyway, that's right. But at least here. Yeah, there's a lot of. Yeah, you can buy some clothes here. Ngayon kasi ay bibili kami ng jacket ko para sa lamig. Guantes, masakit sa kamay yung lamig at chinelas para kay Dad dahil hindi kasi yung binigay sa us ng ospital sa kanya. Like that one. Yeah. Also, my father also want that kind of, yeah. Your father need a bigger one. Yeah, need a bigger one. That's original price, but because it now is on sale. 아니 혹시 다른 거 이게 한국에 한 달 정도 있어야 되는 거죠? 와가지고 더 저렴한 걸로. 아니 이쁜. 다른 혹시 괜찮아. 아, 이거 괜찮을 거예요. 네, 네. 오케이, that's. Okay, I'll check. Okay. Matapos na namin mabili yung jacket at gloves na kailangan namin, ay tinuruan naman ako kung paano gamitin ang metro or train station. At first impression ko sa metro station ay nakakalito siya lalo na kung first time mo. Kasi ang daming ruta at ang daming station na dinadaanan ng train. Kaya dapat alam mo kung anong station ka pupunta para di mo mamiss yung bababaan mo. At the same time ay dapat tama ka sa linya at rails dahil sometimes ay magkakaroon ng transfer ng train kung maglilipat ka sa kabilang tren. Dahil para makapunta ka sa ibang station. And napakalaki at haba ng dadaanan ng train kasi umiikot sa buong Korea siya. Which is really convenient at the same time ang mura ng pamasahe. Kasi yun nga lang, ingat ka nga lang baka, yun nga, maligaw ka. First time ko sumakay ng train at manasabi ko lang ay iba yung pakiramdam. Sa una para nakakahili yung motion niya dahil iba yung bilis niya at kung paano siya lumiliko. Lalo na kapag umihinto, talagang pwede kang matumba kapag nagkataon na di maganda yung balanse mo. Pero makalipas ilang minuto, nasanay na agad ako sa motion sickness niya. And it's a world experience kasi first time ko and bihira ako mag-commute ng train. Kasi kadalasan kung hindi van o kotse, jeep at bus ang ginagamit kong transportation para makapunta sa mga pinupuntahan ko. And wag ka, ang ganda ng view habang nakasakay ka sa train. Ngayon ay naghahanap na kami ng chinelas na pwede namin makuha para kay Dad dahil yung paa ni Daddy ay bihira yung size dito sa Korea. Normally kasi hanggang size 8 lang sila but si Dad kasi ay nasa size 9 siya or malapit sa 10. And bihira ka makakabili ng chinelas ngayon dahil hindi summer, autumn na kasi dito kasi mag-winter na rin. Kaya bihira na may bibili ng chinelas. So keep that in mind just in case na balak yung pumunta rito sa Korea. Ngayon na makuha ko na rin yung chinelas ay pupunta ulit ako sa ospital para maibigay kay Dad yung pinamili niya. At pagkatapos nun ay magtitingin na lang ako sa paligid para mas lalo kong ma-appreciate yung itsura ng bansa. Okay, so ngayon, nakarating ako sa hotel ulit and it may jacket na sinasabi ko. At saka yung gloves na doon ng banda, nakatabi lang. So ngayon, nabili na yung adapter na nakikita nyo yung dyan na. So mangyayari ngayon, i-charge ko na yung laptop ko, mag-edit na ako ng mga video and vlog. And yeah, probably later on ay magkakaroon ulit pa na something. So we'll see kung ano mangyayari doon. So yeah, thank you so much at I see you guys later.